Oh my god! Welcome to my crib. Wow. What's up everyone? In today's video, ipag-uusapan natin ng isa sa pinakasikat na bahay sa Pilipinas na based sa Cebu City. Ito'y tinatawag nilang Skypod. Kaya huwag natin yung paligoy-ligoy pa, simulan na natin! Hello everybody, it's Chris again. Welcome back to my channel. Today, we are in the Skypod. Say hi naman, my special guest. Skypod! We are gonna go in and give you guys a tour today because I wanted to show you. Okay guys, kaka-start pa lang natin. Anong napapansin nyo? Wala silang suot na hard hat. Napaka-importante ng hard hat dahil pinoprotektahan niya ng ulo mo sa kung anumang pwede mangyari sa'yo. For example, pumunta ka ng field, nahulugan ka ng hollow block, nahulugan ka ng ano ba, bakal o ng yero. At least, diba, may precautionary measure na proprotekta sa ulo mo pag nasa loob ka ng construction site. It's better to be safe than sorry. Alright? Okay, let's proceed. I wanted to show you guys what we've been busy with or what he's been busy with. Sana all. And also, we are gonna go through the main door. This is light block. This is amazing actually because... Light block. Yan yung gamit pala nilang hollow block, type of hollow block sa kanilang bahay. So ano bang kaibahan ng light block sa typical na concrete hollow block? The specs ng kanilang ng hollow block is siya ay 50% lighter compared to the regular hollow block. Then in terms of size, is mas malaki ang kanyang size compared sa concrete na hollow block. And also, it offers more compressive strength compared sa normal na hollow block. So, hindi ko yung mapuprove lahat ngayon dahil wala akong physical product, but yun yung kiniklaim nila. So, assuming totoo lahat yun, better alternative daw siya for hollow block. Pero, ang catch nito is, ang price ng each hollow block is mahal, mas mahal. So, sa 4-inch na size ng light block, ang cost niya is 91 pesos. Sa kabilang side naman, ang normal or typical concrete hollow block, ang price ng 4-inch na hollow block is 8 to 14 pesos. So, malaki ang difference, di ba? Pero, sabi nila sa website nila, kiniklaim nila na after installation, after considering the labor cost and material cost, mas makakasave ka daw ng 10% dito sa light block kung i-compare mo siya kung gagamitin mo ang normal hollow block. And it came up so fast, guys. I'm not even kidding. You know, usually houses take about 2 to 3 years to build. We're trying to finish ours in less than a year, and of course, we think we can do it. So, ganito na lang. Welcome to my crib, guys. Feel free to look around. So, magandang sample na bahay na to eh, kasi makikita natin yung skeleton ng bahay. Makikita mo kung anong ginamit nila ng mga materials para i-construct yung bahay. So dito, ang framework nilang ginamit nila is steel. Typically sa Pilipinas, hindi common na steel ang gagamitin for columns sa residential na mga buildings. Usually, ang ginagamit natin is mga concrete or reinforced concrete. So dito, steel ang ginamit nila. Titignan natin kung bakit ba steel ang ginamit nilang material for the column. Also for the beams, girders, lahat. Halos lahat steel ginamit nila. So, i-research natin kung ba't steel ba ginamit nila dito. All right, this is the main door. We don't have a door yet. That's also another wall that he's very proud of. It's like the other one. It's the same thing. What is it called? Board form. Board form wall. Board form concrete. Oh, board form concrete. Ang kaibahan ng board form concrete sa typical na concrete wall lang is sa board form concrete, gumagamit sila ng mas maraming planks of wood para ilagay as forms compared sa typical na concrete wall lang is buong malaking plywood lang nilagay nila. So dito, para lang magkaroon siya ng more aesthetic na design, kaya ginagawa nila yan. Pero mas mahal to eh. Usually, ang labor cost nito mas mahal kasi syempre, it will take more time. So the design of the house is very open. Indoor, outdoor, so you don't quite know where they are. Alam ko na kung bakit steel ang ginamit nila na material para sa mga columns nila. Makikita nyo sa middle, walang column, di ba? Ang steel kasi meron siyang better long spanning ability compared sa concrete, typical concrete. Kasi kung concrete to, sa tingin ko, kailangan mo pong maglagay na isa pang column or poste dito. Pero since gawa sa steel yung column nila, sa both ends lang nila kailangan yung steel at kaya na niyang i-withstand yung load dito na area. So, dahil dyan,
more space. Diba sabi ni Slater, sabi niya gusto daw niya ng more open na area. So dahil dyan, pwede nilang lagyan ng glass ang buong area na to without any obstruction in the middle. So maybe, yan ang reason kaya steel ang ginamit nila. Okay. Indoor, outdoor, so you don't quite know where the indoor outdoor areas are. It's indoor, outdoor living. Dining area, sala. It's all glass and there's no like wall partition in between the two rooms. Yeah, so you never quite know. If you open all the glass doors, you wouldn't know which one is outside, which one is inside, so that's the issue. So the finish of outside in the middle is inside. Mm-hmm. And our ceiling is very, very high up. Oy, the ceiling nila, kung mapapansin nyo, nakikita nyo parang kulay silver dyan. Kung di ako nagkakamali, mga thermal insulation yan for the roof. Hindi ako sigurado, pero sige, tignan natin kung may makikita ba tayong top view para masigurado lang natin na tama pa sinasabi ko. This whole thing is like a sliding door. This is the pool. Oh, pool area. And so this is the jacuzzi. There's a step here. Should I go down? Yeah, okay, I'll go down. You're joking. You were just here. This is the jacuzzi area. You can sit down here. So guys, one tip lang, kung magpapagawa kayo ng bahay na may pool, I really suggest na mag-hire kayo ng professional. Meron akong mga kilala na hindi nag-hire ng mga civil engineer pag nagbibinsi ng pool. Ang ginagawa kasi ng mga engineer is, yung mga dinidesign nilang pool, minimake sure nila na yung pool na yun is designed to support the soil around the area. Para iwas disgrasya, iwas abereya, iwas nagdagastos, always hire a professional when building your pools. Of this whole pool area. Oh, laki to na the pool outside nila. World. I'm gonna walk you through this pool because guys, I don't think I can even reach the pool. I think I'm gonna drown in my own pool. Wala na. I'm drowning. Hindi rin pala marunong lumangoy, guys. The water fun level fact is here. God. Slater made this pool just for himself. So, the design of the house is very open, as we keep on saying, but the point is see everyone wherever you are. Oy. Okay, may nakikita tayong numero dito. 10 by 22. Okay, yan guys, yan ang designation ng mga wide flange beams or columns na ginagamit for construction. Yung 10, yun yung depth ng wide flange. Yung 22, yun naman yung weight niya. So dun mong malalaman kung anong klaseng wide flange ang ginamit nila for construction. Wala lang, para lang at least aware kayo, di ba? Magpapagawa kayo ng bahay. Mm-hmm. So if I'm working out, I can see people in the living, I can see the people in the kitchen, awesome, in the dining laki area. Ng bahay nila, so guys. Vice versa. No, oh, every time them. You go out of your room, you see everyone. So it gives it a better flow. Mm-hmm. It makes everyone. The essence of making a house look classy is to make sure the corners are sharp and straight. Mm-hmm. Just that alone will make your house clean. Wow. Bagong kaalaman. Hindi ko yung alam ha. Kasi hindi ako masyadong active sa residential na mga construction. So, good to know. Now you know. Right. So because Slater is an engineer, he's very particular with the things. Engineer pala si Slater? Oh, kaya pala. Kasi pag-research ko nung light black na product, owner siya. So akala ko businessman siya. Wow, businessman na, engineer pa, ganda pa ng asawa, sana all. So this is the hallway, right? As you can see, there's a gap. Alright guys, na-confirm na natin. Yung kanina yung nakita nyo, sabi ko mga silver na color na nasa ibabaw ng roof. Tama, mga thermal insulation yan. Thermal insulators. Ang main purpose niyan is para mabawasan ng init, para na pumasok sa bahay nyo. The master's bedroom. But wait, for that, this whole hallway thing, guys, this whole thing will be... Kuya, wag pala eh. Galing, guys. Yan nyo, sobrang lawak, sobrang laking bahay. Another information lang pala, guys. Alam nyo ba na pag may pool ang isang bahay, nag-appreciate ang value ng bahay mo ng 7%. So, kung gusto mo ibenta ang bahay mo, pag may pool yan, mas konting, mas mahal mo siyang magbibenta. There's water. There's water there. There, and you can see everybody here. Slater doesn't like privacy. Personally, guys, ayoko ng glass na bahay. Maybe because kasi
Maybe because kasi parang open masyado. Kung glass ng bahay mo, kitang-kita ka sa loob. So kung may magnanakaw, uy, andito siya, andito siya. Madali kanya makikita. Pero kung nasa bundok ka naman, tingin ko nasa bundok sila eh, nasa ibabaw ng bundok. Why not make a glass house, diba? Kasi sino mo makita sa'yo sa bundok? Nasa bundok ka na nga, diba? Siguro mga ibon na makita sa'yo doon. Alright guys, nakita nyo na, diba? Nasa ibabaw sila ng bundok, puro mga puno, puro mga kabundukan, puro mga wildlife, so... In front of? And then everything else is glass. Oh, we've started to install the ceiling. Well, you can see the plugs there. Those are for my vanity lights. Then we're gonna have wall-to-wall cabinets. Wow, and on the back there, that is where I'm gonna keep all my shoes and my bags. And as you can see, we still have a little bit of natural light peeking through, which I'm really happy about. And so now I'm gonna show you Slater's closet. It's not so bad. It's still big. It's still big. See? I don't think you can quite see how big or small it is through the camera. But it's actually not that bad. Are you excited for our house, love? What are you most excited about? To sleep? What? Guys, signan nyo. Itong reason kaya dapat nag-hard hat ka lagi pag nasa construction site ka. Tamo, di ba? Pag lumalakad si Mr. Slater, nimoyo ko siya sa mga steel, mga bakal na nandito. Paano kung pag ganun niya, hindi niya namalayan may bakal pa pala doon? Eh di, nauntong siya sa bakal. Eh kung dumugo, dinala pa siya sa ospital, nabuti siya sa ospital. Wala na, may maganda nga siyang bahay, pero bagok naman ang ulo. So, always wear a hard hat, okay? Hello! Hi guys! Welcome to the Skypod! Whoa! Akyawa, uy! Oh my god! Welcome to my crib! Wow! Wow! Wow, 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 wow! Galing ng bahay nila guys! Modern, na parang minimalist, na I don't know, hindi ko alam ang terms ha, pero yun ang naiisip ko ngayon sa bahay nila. So right when you enter our little space, you will see our living area right away. Slater's dream couch, and we finally got it, and he sleeps in. Ganda, ganda ng bahay nila. Tingin ko wala akong makakontribute dito eh, kasi puro ano na siya eh, puro finishes na, wala akong gaanong kaalaman sa ganyan eh, more on the structural side ako and more on the framework ng bahay. So guys, yun lang muna para sa video na to. Sana may mga natutunan kayo sa mga shinare ko kanina ng mga information. At kung nagustuhan yung video na to, please hit that like button, and see you in the next video guys. Bye!